Kumusta, excited na ba kayo sa pagpasok ng Year of the Earth Dog? Siguro doon natin swerte po ang pagpasok na ating bagong taon, lalo na sa ating mga tahanan. Specifically sa ating kusina, at para dyan makasama natin ating feng shui expert na si Johnson Chua para paswertehin ang ating kitchen. Good morning, Johnson. Hello, good morning. Suki. Yes. Kusina, naku, napaka-importante bahagi ng bawat tahanan. Diba? Dyan ang punong-puno yung pamilya. Ano mga pampaswerte natin? Yeah, ang kututusin ang dadagdag din natin, no? Ang kusina kasi in terms of feng shui, ito yung nag-handle ng good fortune and good health. Oh. Kaya napaka-importante dapat ang kusina natin is malinis, maaliwalas, at maluwag din. Kaya dapat yan, kaya meron tayong mga tinuturo. Like example, kung meron tayong bintana sa kusina, maglalagay tayo ng mga curtain. Especially, ang color is green and yellow because yun yung mga lucky color for That's the year. That's right, for 2018. Okay, so pag wala ka kunaring abang para sa kurtina, anong pwede mo lagay na remedyo? Pwede ka maglagay like yung mga picture frame, mga ganitong klase, na meron ding something to do with mga green and yellow na color. Also, nakadagdag din siya na parang pampalakas. All and right. Also, may iba naglalagay, like yun yan, sa dining table. Mm-hmm. Yan, naglalagay din tayo ng mga parang mga like green mat. Placemat, ganun. Oo nga, no, small things. Small things, check nyo yung mga bahay nyo kasi baka luma na rin yung mga placemat nyo. Alam mo, ito yung mga bagay-bagay na hindi mo naman madalas pinapalitan eh. So nga naman, why not try a new color, green or yellow for the coming year? Saka iniwasan natin, may mga punit, mga sira na, di ba? Kasi gusto natin more bago ang fortune, bago ang swerte. Tama naman. Sa bagay, di ba, bago magbagong taon, talaga naglilinis yung mga tao. Yes. Ayan, palitan nyo na yung mga, anyway, mga 49.50 lang isa nito, eh, di ba? Nakaka-check ko lang kasi kahapon may updated ako. Yeah. Okay, next. And kung titignan natin sa ating mga sink and stove, most likely, gusto rin natin maglagay ng maliliit na plants malapit sa sink natin. Yeah. Because the wood element is the one of the best element for 2018. Uh-huh. At gusto natin prosperity and money. So, pag naglagay ka ng wood, malapit doon sa sink, yung water, nadadagdagan niya yung wood energy. Okay. Does it have to be a real plant? Pwede ba siya ang fake real plant? Yeah, pwedeng real, pwedeng fake, pwedeng artificial. So, symbolic lang siya? Yeah, symbolic, yeah. Oh, in terms okay. of feng shui, may naroon tayo mga nilagay, like money tree, pechay, yung mga pwede natin ilagay din po. Okay. Parang example, yan, pwede natin siyang ilagay. Napaka-social naman itsura ng pechay. Diba? Look at this beautiful look. Yeah. Ayan ang pwede mo ligyan. So, yes, near the sink. Near the sink. Kasi nandoon yung water energy para magbuboost pa lalo yung prosperity. I love it. Yeah. Okay, very good tip. Ito naman yung pang sa stove. Yung nga lang, kasi ang stove minsan kasi kung maliit lang yung place natin, kung medyo nasa mali yung position ng stove or may mga parang pangit na mga like poison arrow, ganun. Ngayon, meron tayong mga like crystal ball na pwede nyo rin po siyang isabit. Malapit doon sa stove. Malapit sa stove. Ano yung poison arrow? Poison arrow, halimbawa, nasa ilalim siya ng hagdan, or tapat niya ang mga CR or toilet. Okay. Kasi di ba minsan pag maliit po ang ating kusina, of course. Kung saan nang maipwesto eh. Totoo naman. Yun. Ah, okay. So lalagyan ng gato. Isa or kailangan dalawa? Dapat dalawa. Dapat it always dalawa. Represent the yin and yang, the balance of wisdom. Ah, it's a pair. Yes, okay, okay, okay. Next naman, gaganda ng mga tips. Yes, so, kaya kung mapapansin niyo po, ito yung mga other charms pa natin. Meron din tayo mga images ng mga fish. Kasi di syempre nasa kusina tayo, fish is always a symbol of abundance. Oh. Yan. So nakakatulong din po siya para lalo pa dumami yung money natin. Okay, dapat talaga may handang fish, no? Lagi. Yeah, kaya pwede natin siya i-display or meron tayong mga hanging na pwede natin i-hang sa pinaka-door ng kitchen. Yung papasok ng kusina, yung pinto. Kusina. Okay, nice, nice. Para maganda yung pasok ng pera, maganda yung pasok ng fortune. Aba naman! Yeah, nice one! Yun. Meron naman iba, naglalagay po ng gourd. Ganito. Gourd. For good health and very also for important. Prosperity. Okay, pinagsama na. Pag magkasama na siya, pwede rin siya nakahang din sa may door. Alam mo, pag good health ka naman, prosperous ka rin kasi wala ka masyadong gastos, di ba? Yeah. Yes. So, and nice. Syempre, the money tree. Yan po yung pinaka-the best. Classic ito. And of course, there's different versions of the money tree, di ba? Yes. Meron yung gumagalaw, meron yung ganito, solid lang siya. Saan siya maganda ilagay naman? Money tree, maganda rin siya pag nasa kusina po, kung meron tayong like mga countertop, or kung wala po, pwede natin tabi rin doon siya doon sa sink. Doon sa sink. Mukhang okay talaga yung pwesto ng sink na yun eh, di ba? Yes. Siya ang tagabuhay kasi dalmit malapit siya sa tubig. Yes. Okay. Naku, galing naman, Johnson. Maraming salamat as always, ha? Yeah, thank you rin po. See you soon, malamang bukas. Iwasan ang bad vibes, mga kapuso. Itaboy ang balas at papasukin ang buenas ngayong bagong taon.